Dinagdagan pa ng PNP Civil Security Group ang araw na maaring mag-renew ng license to own and possess firearms. Ito ay para mabawasan ang insidente ng loose firearms, lalo't nalalapit na ang barangay at SK elections. May ulat si Patrick De Jesus. Sa higit 2 milyong rehistratong armas, 25% o higit 539,000 ang pasunang lisensya ayon sa PNP Civil Security Group. Kaya naman, para mahikayat pa ang mga gun owner, bubuksan na rin ng PNP CSG ang kanilang serbisyo tuwing Sabado at Linggo o sa weekends para sa mga nais magpa-renew ng License to Own and Possess Firearms o LTOF. Ayon kay PNP CSG Director, Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., magsisimula ito ngayong darating na Sabado, June 10. To include yung satellite offices namin, pati yung mga SAC namin, yung stakeholders, assistance centers, para sa convenience ng mga kliyente namin. Alam naman natin na maraming gun holders na working sa government and private corporations. So Monday to Friday, nandun sila sa opisina. So marami sa kanila ang walang time. Kaya during Saturday, Sunday, ito na yung pagkakataon nila na makapunta ito at ma-avail yung services namin. Sa datos ng PNP CSG, pinakamarami sa mga gun owner na may pasong LTAF ay sa Metro Manila na higit 200,000 at sinunda ng Region 4A at Region 3. Bukas din ang PNP CSG sa pagkakaroon ng caravan sa mga opisina para mailapit ang kanilang serbisyo. Isa sa layunin ng maigting na kampanya sa pag-renew ng LTAF ay mabawasan ang loose firearms, lalo na ngayong papalapit ang barangay at SK elections. Sino naman pong matinong tao ang gagamit ng isang baril sa isang krimen na lisensyado yung baril na matriyatay sa kanya? Kaya nga po, kung mababawasan natin yung loose firearms, definitely it would improve the kind of peace and orders na the people of the Philippines would like to achieve. Nagpaalala ang PNP CSG na may kaakibat na pananagutan ng mga mahulian ng loose firearms. Sa ilalim ito ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kabilang ang pagkakakulong. Medyo may kahabaan po, ma'am. That is why we are encouraging the public to really be compliant with the provision of Republic Act 10591. Hindi lang po yun, pag dalawang beses ka po na pumalya sa pagpapalisensya, dalawang beses ka pong nahuli, ang epekto po na ito, magkakaroon ka po ng perpetual disqualification para magmay-ari ng baril. Kaugnay pa rin ito at ng papalapit na barangay and SK elections, paigtingin ng PNP ang Oplan Katok sa mga may-ari ng baril na pasuna ang lisensya. Patrick De Jesus para sa